Good morning, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Magdoble ingat dahil base sa inilabas sa advisory ng pag-asa, mararanasan ito mga pag-ulan sa susunod na 3 oras dito sa Metro Manila, Bataan at pati na rin sa Cavite. Ihanda rin ang payo ng mga residente ng San Antonio, San Narciso, Castillejos, San Marcelino, Olongapo at pati na rin sa Subic, Zambales dahil sa mga pag-ulang dulot ng localized thunderstorms. Bukod nga sa thunderstorm, ang pag-iral naman ng hayang habagat sa kasalukuyan ay isa sa mga indikasyon ng pagsisimula ng tag-ulan season. Ito sa kasalukuyan ay nakakaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman paghandaan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito sa buong bahagi ng Ilocos Region, pababa rito sa Bataan, Zambales at inaasahan rin ang mga pag-ulan sa Babuyan Group of Islands, Bataan, at pati na rin dito sa Palawan. Kapag malalakas ang buhos nitong mga pag-ulan, posibleng maranasan ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na yung mga nasa mababang lugar o mga nasa bulubundukin. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang ang Visayas at pati na rin ang Mindanao, makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero meron mga tsansa ng bigla ang buhos ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ang thunderstorms kasalukuyang nagtatagal mula 1 hanggang 2 oras. Patuloy na umantabay dito sa aming social media accounts, Panahon.tv, para sa abiso na ilalabas ng pag-asa. Sa lagay naman ng ating karagatan, walang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating baybayang dagat, kaya ligtas na pumalaot itong mga kababayan nating mangisda. Umulan man o umaraw, dapat ay pinaghahandaan ang anumang magiging lagay ng ating panahon, kaya silipin na natin ang nilalaman ng 3D weather forecast ng pag-asa. Base dito sa Baguio City, over the weekend, maging handa dahil aasahan ang maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa balik eskwela sa araw ng Lunes, hiiral naman ang maganda at maaliwalas na panahon. Para sa Metro Manila, dito sa weekend, asahan ang kakibat na temperatura sa pagitan ng 27 hanggang sa 33 degrees Celsius. Pero dito sa pagdating sa araw ng Lunes, maganda at maaliwalas ang panahong mararanasan. Silipin naman natin dito sa Cebu, pagsapit ng 3 araw, mararanasan ang generally fair weather condition. Pero laging maging handa dahil posible ang mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperatura ay may kataasan, ibig sabihin mainit at malinsa ang panahon. Ito'y papalo sa 34 degrees Celsius. Para naman sa Davao City, nako, paghandaan po ninyo ang maulap at maulang panahon sa weekend. Pero huwag mag-alala, muli namang bubuti ang lagay ng panahon sa Lunes. Ang kaakibat na temperatura in the next 3 days, ito'y nasa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. At para naman sa Zamboanga City, kung merong hashtag huling hirit sa tag-init at pupuntahan ang Zamboanga's Pink Beach, masusulit na ang napakagandang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Gumamit ng sunblock, ito'y palangga sa matinding sikat ng araw dahil mainit at maalinsangan ng panahon. Mataas kasi ang temperaturang papalo sa 34 degrees Celsius. Weekend na bukas, ngayon pa lang ba ay planado nyo na ang mga bagay na gusto nyong pagkaabalahan outside work? Kung kabilang dyan ang photography, aba dapat ibida sa amin ang mga kuha mong pictures tulad na lamang nitong mga pinadala sa aming photos of today. Ibabahagi na sa atin yan ni Patrick Obsuna. Good morning sa'yo, Patrick! Maganda umaga ulit, Eunice, at sa lahat ng nakatutok sa Panahon TV. Kung titingnan, tila ba'y ikaw ay lumilipad sa mga larawang ito ng kuhang bird's eye view. Yan ang tema ng ating photos of the day ngayong araw. Sa unang larawan, may kita ang napakagandang isla sa Culebra Islands sa Pangasinan. Kuha ito mula sa pamasyal ni Anthony Noronyo na mukhang humabol pa sa huling hirit sa tag-init. Magkahalong emosyon naman ang mararamdaman mo sa litratong ito ni Holly Deles sa The Big Apple, New York City, USA. Bagamat maganda ang pagkakagawa ng mga istruktura, nakalulungkot naman dahil walang maaninag na ni isang puno dito.
Tila abot kamay mo na ang kaulapan. Yan ang makikita sa ipinadalang larawan ni Miguel Romano sa kanyang pag-akyat sa Mount Maynooba sa Rizal. Nakulubos-lubosin na nga ang kalmadong dagat at maaliwalas sa panahon dahil inaasahan nga magsimula na ang tag-ulan season sa susunod na linggo. Galing pa itong Roblon na siyang kuha ni Lian Aguirre. At ang huling larawan o litratong dampok ay mula pa sa Kalangaman Islands sa Leyte. Maraming salamat sa ating photo sender na si Von Kiefer Jokson. Kung nabighani sa mga larawan tampok, ano pang hinihintay mo at magpadala na rin kung paano narito ang mga paraan? Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventures, food trips, weather situation, scenic spots, festival o events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media account o sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. Tuloy-tuloy lang sa pagpapadala para sa Panahon TV. Ako si Patrick Obsuna. Magandang umaga at balik sa iyo, Eunice. Thank you, Patrick. At syempre sa lahat ng photo senders, keep sending it sa aming social media accounts, panahon.tv. Samantala, maraming salamat din sa lahat ng nakasubaybay sa amin ngayong umaga. Muli ako si Eunice Santayas at itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Live kami dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Mag-ingat kayo at happy weekend!